Magandang araw muli sa iyo, Boss Carl. Pati na rin sa lahat ng mga katribo natin dito na walang sawang sumusuporta sa iyong channel. Muli akong nagbabalik, si Ben ng Norte. Ang kwentong aking ibabahagi ngayon ay naganap noong panahong binata na ako. Marami po akong pinsan sa lugar namin dahil limang magkakapatid sila mama. Karamihan din ng mga pinsan ko ay hindi nalalayo sa aking edad. Pero hindi tulad ko, mga laking sagana sa buhay ang mga iyon. Nakapag-aral ng kolehiyo ang iba at nasusunod ang kanilang mga gustong luho. Minsan ay tumatambay sila sa bahay, lalo na kapag may mga naiuwi akong prutas mula sa ibang bukirin na nagpapaakyat sa akin. May bayad na iyon na pera, bibigyan din ako ng kalahating sakong mangga na pangkain. Ibinabahagi ko rin iyon sa mga kamag-anak namin. Isang araw, napadaan ang limang pinsan ko sa bahay. Puro iyon lalaki. Dalawa ang kaedaran ko lang din. Ang tatlo naman ay mas matanda ng 5 taon. Inaya nila akong pumunta sa sayawan. Pupunta raw kasi sila sa kinagabihan. Sinabi ko na ayoko. Kailangan kong magpahinga dahil marami pa akong gagawin sa kinabukasan. Sinabi naman nila na wala naman daw akong mahalagang gagawin kasi hindi pa naman iyon panahon ng taniman. Sinabi ko na mag-aararo ako. Pero sa katagalan ng aming pag-uusap ay napilit din nila akong sumama. Lalo na noong si mama na mismo ang nagsabi na kailangan ko raw mag-enjoy paminsan-minsan. Palagi na lang daw akong nasa bukid at kalabaw ang laging kasama. Kaunti na lang araw ay magiging magkamukha na kami ng kalabaw ko. Nagkatawa na naman ang mga pinsan ko kaya sumang-ayon na lang din ako na sumama. Kinagabihan nga, pasado 6:00 pa lang, ay bumaba na ako at nagtungo sa bahay ng isa kong tiyuhin. Doon kasi kami magkikita-kita. Ilang saglit nga lang ay naroon na sila, pero hindi na kami 6. Naging 8 na kami dahil sumama ang stepson ng tiyahin ko pati na ang girlfriend niya. Pareho naman akong kilala noon, hindi nga lang kami close noong stepson ni Tia kasi medyo feeling mayaman kung umasta at maliit ang tingin sa akin dahil mahirap nga lang kami. Maglalakad pa kami nang hindi bababa sa 1 oras bago makarating doon sa kabilang barangay na may pasayaw. Okay lang din iyon sa amin kasi maaga pa naman. Kadalasan naman kasi sa mga pasayaw ay 9:00 pa ang kainitan ng pagsasayaw. Nagkakaroon pa kasi ng program. Panay ang tanong noon ng kung ano-ano sa akin. Ginagawa kasi nila akong katuwaan pagdating sa kwentuhang kalabaw, pagpunta sa bukid ng sobrang aga, pati na iyong pagdating sa mga kababalaghan. Sabi naman ni Roy na may sayad lang daw ako kaya ako nag-hallucinate. At hindi totoong may nakikita akong mga kababalaghan. Medyo mayabang magsalita iyong si Roy, pero pinagpapasensyahan na lang ng iba naming mga pinsan. Kahit nga nakakainsulto ang mga banat niya sa akin, ay hindi ko na lang din pinapatulan. Maaari din kasing nagpapasikat lang siya sa kanyang girlfriend. Kaya para maging mas mataas siya tignan, kaya kung ano-anong pangda-down ang sinasabi niya tungkol sa akin. Noong mapadaan kami sa 1 bahagi, kung saan merong malagong puno ng kawayan, ay napansin kong tila ba may kakaiba. Inilibot ko ang aking paningin sa paligid. Nakita kong sa may bandang likuran noon ay may malaking kapre na nakaupo. Kaya ko po nasabing malaking kapre dahil maraming beses na rin naman ako nakakita ng 1 kapre. Ang kadalasang tangkad nila ay mga kasing taas lang ng poste ng ilaw. Pero iyong nasa kawayan
ay tuhod niya pa lang siguro ang poste ng ilaw. Ibig sabihin, parang apat na doble ang tangkad niya sa mga pangkaraniwang kapre. Sa mga pagkakataong iyon, ay nahuhuli ako sa paglalakad. Nakita kong masama ang titig noon sa amin na tila ba galit. Tawa rin kasi ng tawa ang mga kasama ko dahil meron silang pinag-uusapang nakakatawa. Mabuti na lang at hindi kami inatake o hinarang noong kapre. Pagkarating sa sayawan ay hindi lang ako masyadong umiimi. Masyado namang pabibui yung si Roy. Panay rin iyon sa pagbabato ng nakakasakit na biro. Minsan nga ay sinasaway na siya ng kanyang kasintahan pero tuloy pa rin. Noong nagsasayawan na ay kanya-kanyang kuha na ng makakapareha. Kadalasan ang mga nakukuha ko ay mga magaganda at anak ng mga kilalang tao sa barangay na aming pinuntahan. Noong sumapit na ang pasado alas dos ng madaling araw, ay nag-aya na si Marie na umuwi na. Pagod na raw kasi at inaantok na rin. Kaya sumang-ayon na rin kaming lahat. Noong naglalakad na kami papauwi, ay tinanong ako ni Roy tungkol sa mga nakikita ko. Pati na iyong tikbalang na umaapoy ang bungo na ulo. Manghang-mangha ang iba sa pakikinig ng aking kwento, pero si Roy ay panay ang singit. Siguro daw ay nasobrahan ako sa pagsinghot ng usok ng katol noong natutulog ako. Kaya ang tindi ng hallucination ko noong naglalakad na ako sa daan. Hanggang sa makarating na kaming muli sa may bahagi ng Malagong Kawayan, nakita kong naroon pa rin ang kapre. Galit ang mukha noon. Sabi naman agad ni Roy, "Oh, Ben, ano na naman yung nakikita mo? White lady ba?" "Tamang-tama, marami kayong mga walang partner. Iskuran nyo na muna bago umuwi." Tapos nagtawanan ang lahat. Sabi ko naman na huwag silang tumawa dahil merong malaking kapre. Pero imbis na makinig ay muli pa siyang nagpatawa. Bakit raw meron daw bang maliit na kapre? Unanong kapre daw siguro iyon. Nagtuloy-tuloy pa sila sa pagtawa habang hawak ang mga tiyan dahil sa sobrang saya ng pangungutya. Kung may kapre daw doon ay dapat nakikita din nila. Kasi magkakasama naman kami at hihingian daw nila ng tabako. Hindi ko alam noong mga oras na iyon dahil biglang napatid ang natitirang pisi ng aking pasensya. At naisip ko iyong sinabi sa akin ni Lolo na nagawa ko din mismo sa lolo ko sa Leyte. Iyong haplusin ang mga mata tapos ipupunas sa mga kasama para makita din nila ang nakikita ko. Dali-dali kong hinaplos ang aking mga mata at sinabing lumapit sila sa akin dahil ipapakita ko kung ano ang aking nakikita. Wala namang takot na lumapit silang lahat sa akin habang tumatawa pa. Hinaplos ko na nga sa kanila ang aking mga kamay na galing sa aking mata. Ilang saglit lang ay tila nabaliw silang anim at hindi malaman kung saan tatakbo. Matapos nga nilang magpulasan, ay kaming dalawa ni Marie ang naiwan sa may tapat ng puno. Kasi hindi ko pinahiran si Marie. Ang sabi niya kasi ay naniniwala daw siya kahit hindi niya pa nakikita. Noong malayo na sa amin ang mga pinsan ko, ay biglang yumuko ang kawayan sa daan. Iyon bang nakahambalang talaga? Kapit na kapit sa likuran ko si Marie dahil ano raw ang nangyayari. Sabi ko naman na tinapakan ng kapre ang dulo ng kawayan kaya iyon na kayo ko. Tinignan ko ang galit na kapre sa harapan. Tapos sinabi kong pasensya na sa pag-iingay ng mga kasama ko at nagambala namin siya. Nakiusap ako na makikiraan. At sa susunod ay sisiguraduhin kong hindi na mag-iingay ang mga kasama ko kapag muli kaming napadaan doon.
Tumango naman iyon at inialis na ang paa doon sa kawayan. Kaya muli nang tumindig ng matuwid ang puno at dahan-dahan na kaming naglakad ni Marie. Habang nakakapit iyon sa braso ko na nakapikit. Noong makalayo na kami ay una kong nakita si Roy nakadapa sa may gilid ng daan, parang kumikisay-kisay pa nga. Hindi ko alam kung anong ginawa doon ang kapre, pero parang meron siyang kakaibang nakikita kasi takot na takot siya. Pilit naman siyang ginigising ni Marie para mabalik sa ulirat. Noong natauhan na ay inalalayan na namin siya. Pagkarating sa unahan ay naroon naman ang iba kong pinsan, kanya-kanyang tago sa gilid ng mga puno at halatang nanginginig ang katawan dahil sa takot. Minumura nila ako dahil bakit ko raw iyon ginawa sa kanila. Sabi ko naman na sila mismo ang humiling at gusto nilang makita ang nakikita ko. Hindi naman sila nakaimik noong nagtaas ng boses si Marie at ipinagtanggol ako. Pagka-uwi nga sa amin ay diretso na rin akong umuwi sa bahay. Kinabukasan ay nagtungo pa rin ako sa bukid upang magtrabaho. Noong makadalaw si Lolo sa amin ay naikwento nito na isang linggo raw na may lagnat ang mga pinsan ko. Pinatignan na rin daw nila sa manggagamot. Wala naman daw ginawang masama ang kapre kaya wala siyang gagamutin. Talagang ang sarili nilang takot ang dahilan ng kanilang mga bangungot at pagkakaroon ng mataas na lagnat. Noong umayos na ang pakiramdam noon, ay balik na uli kami sa dati. Kinakausap naman nila ako, pero hindi na sinasabihang hindi totoo ang aking mga nakikita. Isang araw, nagtungo ako sa bahay ng tiyahin ko na si Tia Belen. Siya iyong stepmother ni Roy. Nakita pa nga ako ni Roy. Binati ko siya, pero masama ang titig sa akin. Sinabi ko kina Tia na pupuntahan ko ang bukid nila kinabukasan dahil malapit na ang pag-aani ng tabako. Sa lupain nila na ako lang din mismo ang nagtanim. Sabi naman ni Tia na sige raw, susunod din daw doon si Roy kasi tutulong. Matapos naming mag-usap ay umuwi na ako ng bahay. Kinabukasan, alas 3 pa lang ng madaling araw, ay naroon na ako. Sinisimulan ko na ang pag-harvest. Bandang alas 8 ay dumating si Roy. Binati ko iyon pero masama pa rin ang tingin sa akin na hindi sumasagot. Noong mainit na ang araw ay nagpahinga muna ako at sumandal sa may kalapit na puno. E dahil sa pagod sa ilang oras na pagtatrabaho, ay hindi ko namalayang nakaidlip na pala ako. Nakaramdam ako ng kakaiba na tila may boses na nagsasabi sa akin na gumising. Kaya naman, dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at doon ko na nga nakita si Roy. Hawak nito ang itak na itataga na sa gilid ng leeg ko. Hindi ako nakailag kasi hindi ako nakagalaw. Pero laking pagtataka ko dahil bago tumama sa gilid ng leeg ko, ang mahabang itak niya ay nakita kong tila pinilipit ang kanyang mga kamay at bumaliktad ang itak. Kaya imbis na iyong matalim na bahagi ang tumama, ay iyong likuran ng itak ang tumama sa leeg ko. Hindi nga iyon nahiwa pero nagkasugat pa rin dahil sa puwersa ng pagpalo at sobrang sakit. Napahawak ako sa aking leeg. Muli pang inulit ni Roy ang pagtaga sa akin. Hindi ko pa rin magawang umilag dahil namimilipit na ako. Pero tila hinilang muli ang itak at doon tumama sa puno na aking kinakasandalan. Doon na ako gumawa ng paraan dahil naisip kong handa talaga ako noon na patayin nang may makapakong kahoy na halos 2 talampakan ang haba. Ipinalo ko iyon sa kanyang mukha at kasamang natamaan ang panga. Natumba siya at nawala ng malay. Agad akong sumakay sa aking kalabaw at umuwi
pero hindi ako dumiretso sa bahay namin. Doon ako dumiretso sa barangay hall para magsampa ng reklamo. Agad din iyong nalaman ng mga pinsan ko. Noong sumunod na araw ay inabangan nila si Roy sa bukid, tinakpan ang ulo ng sako at binugbog. Noong umuwi si Roy ng bayan ay bugbog sarado iyon, pero walang maituro kung sino ang gumawa. Hindi naman ako pwedeng pagbintangan dahil kasama ko sa araw na iyon buong maghapon ang lolo ko doon naman sa kanyang palayan. Noong nagkaharap-harap sa barangay ay nalaman naming selos daw pala ang dahilan ng tangkang pagpatay sa akin ni Roy. Mula daw kasi noong makasama nila ako ng girlfriend niya ay palagi na lang akong pinupuri ni Marie at sinasabing mabuti pa si Ben, sobrang sipag. Imbis na gumala ng gumala at gumastos ng walang kapararakan ay puro paghahanap buhay ang ginagawa at bata pa lang marunong na sa buhay. Doon na daw nagtanim ng galit sa akin si Roy. Naglulumuhod naman si Tia sa harapan ko na patawarin ang kanyang stepson at iatras ang reklamo. Dinampot na rin kasi iyon ng mga pulis at ikinulong na sa presinto. Maging si lolo at lola ko ay tumulong na rin sa pakikiusap sa akin. Malaki kasi ang naitulong nila Tia sa buong pamilya. Kaya bilang pagtanaw ng utang na loob ay patawarin na lang daw at iatras ang kaso. Sa madaling sabi ay iniatras ko na nga lang ang reklamo. Sila Tia na rin ang bumili ng mga gamot para sa sugat ko sa leeg. Hindi po nahiwa ha, pero may sugat pa rin. Tapos para akong robot na hindi maigalaw ang leeg. Gumastos na rin sila para sa pagpapa-x-ray ko at binilhan ako ng brace para sa leeg para hindi masyadong nagagalaw ang leeg ko na namamaga. Kung hindi ako nagkakamali ay nagbigay rin sila ng bigas at kaunting pinansyal sa amin dahil alam nilang ako ang naghahanap buhay tapos 2 linggo ako na hindi makapunta ng bukid. Hanggang dito muna uli, Boss Carl, ha? Maraming salamat. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.